Kumusta mga kababayan yung inyong pakiramdam? Para bang nasa dagat-dagat ng apoy na ba tayo? Igawan niyo, Mr. Maravillas. Matindi po yung pag-init. Ayan po sabi rito, 48 degrees Celsius heat index hounds, Apari, Cagayan. Stay hydrated daw po. Matindi po yung pag-init. Dapat mag-ready na po tayo mga kababayan kasi sa totoo lang po, prelude to tribulation na po ito. Kidding aside po, palapit ng palapit po yung panahon ng ating mundo ay papasok sa tinatawag na tribulation period. Hindi ba kayo nakakalata? Kailan ba ito nangyari sa ating history? Ibaliktaran po, in other countries doon sa Dubai, tinamaan pa lang po ng matinding pagbaha at sa kabilang mundo, sobrang lamig naman po. Pero dito sa atin, para dinidila-dilaan na po tayo ng apoy galing sa araw. Ito yung report po ng ABS-CBN. Pumalo sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan nitong Martes. Ito po yung heat index na nai-report noong Tuesday. Pero ngayon, kasing tindi yung init po. Cavite, 47 degrees. Dagupan City, 47 degrees Celsius. Gianan, Eastern Samar, 46 degrees Celsius. Pili, Camarinesor, 46 degrees Celsius. San Jose, Occidental, Mindoro, 46 degrees Celsius. Masbate City, 45 degrees Celsius. Pasay City, 45 degrees Celsius. Zambales, 45 degrees Celsius. Tacloban City, 45 degrees Celsius. So kahapon yon. Ngayon, ito yung sabi ng PAGASA, 30 areas under dangerous heat index classification. Parehas din po. Sabi dyan, 30 areas in the Philippines are expected to experience scorching temperatures of up to 46 degrees Celsius on Wednesday, sabi po ng PAGASA. According to the latest heat index bulletin, 30 areas are forecast to fall under the danger heat index classification due to temperatures ranging from 42 degrees Celsius to 46 degrees Celsius. Yan po yung forecast to. Mga kababayan, sa Metro Manila, 44 degrees Celsius. Yan po yung mga lugar, 45 degrees Celsius din sa San Jose, Occidental, Mindoro. Tapos, yung mga matataas basahin natin. Pili, Camarinesor, 46 degrees Celsius. Pati dito sa amin po, parang ganun din. Ang tindi ng init. Gian, Eastern Samar, 44 degrees Celsius. Sa Albay, Legazpi City, ito pala yung sa amin. Medyo mababa ng konti, pero napakainit pa rin yung aming pakiramdam dito. 43 degrees Celsius po. Ito mataas din sa Palawan, Puerto Princesa. Kaya ingat-ingat po tayo. Merito po yung aking aircon dito, parang hindi na tumatalam. Pati sa labas po, yung aircon namin sa sala, tanner na nga po, yung parang pangbang po na nga. Grabe pala niya, Mr. Maravillas, yung aircon mo. Pambang ko po, tanner. Minandar na namin, pero ganun pa rin. Ramda, mga kababayan, ang sobrang init. Ito, isang mundo pa lang po ito, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, what if pumasok na tayo sa tribulation period dito sa ating mundo? Alam ba ninyo? Lalo na sa impyerno. Yun ang tinatawag na dagat-dagat ang apoy. Pero during the tribulation period, mga kababayan, kasi we are living dito po sa period ng pre-tribulation. Hindi pa po tayo nahuhulog sa tribulation. Hindi pa tayo pumapasok po, mga kababayan. And base sa Bible po, ang tribulation period will start after the rapture of the believers. Once na sinundo na ng ating Panginoong Hesukristo,
yung mga believers sa mundo, millions of people will be missing. Nangawala na lang in a twinkling of an eye. Tapos sabi natin, i-announce ng mga unbelievers, ng mga leaders ng mundo at yung mga nagpapanggap na sila yung mga magagaling, mga expert sila. Diba? Mga scientist, isasabihin nila, o ito na niya, ang massive abduction ng mga aliens. O diba? Ito niya yung iniimbestiga ng Amerika, American Congress, na talagang nagpapatotoo na yung mga aliens ay talagang matagal nang bumibisita dito sa ating mundo. Kaya lang marami yung in denial. And after the investigation ng American Congress, di ba? Mga 3 months ago yata yon, nag-imbestiga yung Congress about the alien beings na na-encounter ng mga pilots, lalo na sa Amerika po. Pinatotohanan, hindi nila alam kasi mga unbelievers nga, these aliens are real beings. Pero mga fallen angels sila, matagal na, na nagpapakita sa mga tao, fallen angels, demons, mga kababayan. Ayun ang sasabihin ng mga so-called experts. Yun pala po in the Bible, kasi hindi man sila nagbabasa, hindi man sila naniniwala, rapture na pala po ng mga believers. Yung mga ayaw na ayaw ninyong kausap kasi share ng share po ng Bible. Di ba? May mga Bible tracts na dinidistribute at preach ng preach. Nawala na lang niya yung mga sige ang preach, pati yung mga nasa television, alien abduction na niya. Ayun po yung simula na sinasabi ko ng pagpasok na simula ng tribulation period. O ngayon, i-describe ko na sa inyo po kasi ramdam na natin po. Malapit nang magsimula. With all this, you know, napakainit na nangyayari na panahon. In all the disasters at kaguluhan po sa mundo, kasama yung mga sakit at gira po at lindol. Di ba yun ang lagi nating binabanggit po? Ito po ay isang plague na magiging global in scale. The whole world will experience it. At yung mga unbelievers lang po ang makaka-experience nito kasi maiiwan po ang karamihan po sa mga tao. Kasi ang daming hindi naniniwala. I-describe ko na po siya sa inyo. Ayan po, nasulat sa Revelation. Oh. Revelation chapter 16 verse 9. Sabi diyan, they were scorched by the first heat and they cursed the name of God who had power over these plagues. They did not repent and give Him glory. Kita ninyong kasamaan ng tao. Saan pa man galing po yung scorching heat kung hindi po galing sa ano? Galing sa araw. So, madaling sabi, during the tribulation period, mga kababayan, kung itong pinakang mataas na na-register dito sa atin, ang description na ng mainstream media, scorching heat, 48 degrees Celsius. Dito sa amin, 43 degrees. Pero grabe po ang pakiramdam natin. Napakainit. Mas matindi po during the tribulation. Parang ubi na po itong mundo, mga kababayan. Yan ang description. Scorched by the first heat and they cursed the name of God who had the power of these plagues. They did not repent and give Him glory. So, ang tawag dito, mga kababayan, plague. Tinawag siya nga plague kasi yung sobrang pag-init po, scorching heat nga po, first heat, yung description ng Bible, magkukosya sa atin ng mga sakit, boils, pains, na sinusunog na yung iyong katawan. Just like today po, kaya nga pinagpapaingat tayo ng ating mga health authorities. Stay hydrated anya. Kasi baka magkosya ng heat stroke sa atin. Pero ito mas matindi during the tribulation. Hindi lang heat stroke. Baka mag-agnas pa yung mga mag-agnas na yung flesh mo. Maagnas sa sobrang init.
Matindi pala na niya, Mr. Maravillas. Scorching heat nga. Sa ibang interpretation po ng mga prophecy scholars po, baka niya ito result ng possible nuclear exchange. Kasi di ba, yung atomic bomb during the yung World War, yung binitawan po doon, ninulog sa Nagasaki, Hiroshima, talagang nag-agnas yung flesh ng mga tao, mga Japanese, because of the scorching heat as a result of the explosion, yung radiation po. Kasi sabay-sabay po yun na mangyayari during the tribulation, nuclear exchange. And because of that, possibly, na-destroy yung ano, yung stratosphere natin or the whole atmosphere, mga kababayan, na-destroy na. Diba, yun ang protection natin. May mga layers yan, mga kababayan, pinag-aaralan natin sa natural science na pag na-destroy siya, wala na tayong protection galing sa radiation, galing mismo sa sikat ng ating araw. Grabe naman ang Mr. Maravillas, ang panakot mo. Ay, basahin po ninyo yung ano, yung Revelation, describing the tribulation, lalo na po sa hell. Kung grabing init na ngayon dito sa mundo, lalo na po sa hell. Sabi dito sa Revelation 21 verse 18, but the cowardly, the unbelieving, the vile, eh yung mga hindi naniniwala sa kwento natin, kasama kayo rito, unbelieving. The murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, yung mga nagsasamba sa Diyos-Diyosan, and all liars. Ang dami pong ano, mga sinungaling, lalo yung mga DDS. Iguradong impyerno po yung ano, kahantungan ninyo. Yung mga sige, pakalat po ng fake news, kasinungalingan, paninira sa ating Pangulong DDM. O diba? May paglalagyan po kayo. Isabi pa naman ni Inday, dapat na niya sa eleksyon, huwag maging pamantayan yung ano, honesty. Kasi anya, lahat man anya, mga sinungaling anya yan. O diba? Mga kababayan, sinabi yun ni Inday, ilalo na po yung tatay. Paiba-iba. Ngayon, ganito yung sinabi. Sunod na araw, iba na naman. Tuwang-tuwa pa yung mga supporters pa. Kasi, yun daw talaga ang strategy ng kanilang tatay. Saan daw po antong sila? Ayan o. They will be consigned. May consignment pala dun o. They will be consigned. Naka-assign sila dun o. May consignment sa kanila. They will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Kita ninyo, the cowardly, yung mga ano, mga duwag. si Maudigs, mga kababayan pa naman, sinabihan lang ni Xi Jinping, wag niya kayo ang ano ta. Masiraan niya yung ating pagkakaibigan and you'll be in trouble. Ayun, naduwag po. secret deal. Pero anya, Mr. Maravillas, laging sinasabi nila, sila yung maisog. Yun na nga po, baliktad. Napunta talaga anya, Mr. Maravillas, doon yung kwento mo. Ang pinag-usapan natin dito, yung napakainit na panahon. Eh, related po siya. Diba? Kaya ingat-ingat lang po tayo. Mga kababayan, stay hydrated. Balik na tayo doon sa topic natin. Kasi patindi ng patindi yung init ng ating panahon. And lagi na lang po tayo na may advisory galing sa PAGASA. Yung DepEd pa naman, hindi man makapag-desisyon pa si Inday kung taposin na lang yung classes po. Diba? Hindi man po concentrate sa pag-aaral kahit na sa online kasi hindi kaya talaga po na mag face to face. So suspended ng suspended yung ating mga classes. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Lagi lang kung lalabas kayo yung hindi na masyado mainit. At saka magbaon palagi po ng tubig.
stay hydrated nga po. Yung advice ng ating mga health authorities. And be safe. Kasi palapit ng palapit po. Kidding aside, malapit na tayong pumasok talaga sa tribulation period. At yung simula niyan, pag nag-rapture na po. Pag nag-rapture po at nagkagulo yung buong mundo, kasi millions will be missing. Pag naiwan kayo, ibig sabihin, hindi kayo ligtas. May pag-asa pa rin doon, kaya lang very slim na yung chance mo. You'll suffer a lot during the tribulation period. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.